Hoy mga kaupak, ano nga ba ang pinakamaiinit na pinag-uusapan ngayon sa social media? Mga kaupak, nako talaga naman. Ano bang gusto nyong unahin? Unahin na natin yung arbitration, ano? Na desisyon ng International Court na nakapaloob ang United Nations, nakapaloob sa batas ng United Nations o sinasabi ko, association ng mga bansa sa buong mundo. At UNCLOS, na ang UNCLOS mga kaupak, siya yung eksperto tungkol sa mga boundary ng bansa, laban sa bansa about the karagatan. So mga kaupak, ngayon ang pinakalitis, naglabas ang bansa na umaangkin sa teritoryo natin na mga picture na hindi daw nila binubumba ng water cannon ang mga sasakyan ng Pilipinas na maghahatid ng supply ng pagkain dyan sa ating mga sundalo sa Ayungan Shoal. So, meron sila mga bangka na inilapit doon sa isang malaki natin sasakyang pangdagat. Ipinakita nila ito, no? Hindi ito basta lang picture, kundi ito ay binidyohan nila. So mga kaupak, para ipakita lang nila na hindi nila o kaya seryoso sila sa kanilang mga hakbang o umayon sa kanilang press release na hindi sila, kumbaga, pinapahayaan nila ang Pilipinas katulad ng inireklamo ng ating bansa sa diplomat protest. So mga kapak, sabihin na natin, nagpakita sila ng video. Ito yung mainit na mainit talaga, no? Nagpakita sila ng mga picture na kinukuda nila na naghahatid ng pagkain yung sasakyang pandagat ng Pilipinas. Mga kaupak, mali pa rin sila eh. Sapagkat nasa teritoryo sila ng Pilipinas o tinatawag Exclusive Economic Zone. So, ibig sabihin, mga kaupak, tumapak sila sa teritoryo ng Pilipinas o soberenya. So, lumalabas mga kaupak, trespassing, di ba? Kasi, kumuha sila ng video. Actually, pwede ka naman kumuha ng video, no? Pamagitan ng satellite. Yung mga eksperto sa mga ganyan, no? Meron yan, no? Na hindi ka tatapak sa soberenya kung anumang bansa ang gusto mong kunan. Even mga ang US, di ba, high-tech sila. Nakukunan nila kahit hindi sila tumatapak sa soberenya o exclusive zone ng bansa na gusto nilang kunan ng picture. Sa atin mga kaupak, dumikit pa sila. So, gusto lang nila ipakita. O na, di ba, halatang nambubola. So, naging ano kasi ang presidente natin, naging mainit ang kanyang pagsasalita sa Asian Summit nung humarap siya. Pero mga kaupak, meron kasi nagdududa na baka ito hindi seryoso na sinasabi ng presidente. Kasi pwede rin may punto yung pwede rin may punto yun. Sapagkat, bakit ngayon lang niya sinabi? Maaari, pwede niya disguise kasi magkaibigan sila ng bansa na tinutukoy ko. So ngayon mga kaupak, kailangan kasi ng ating presidente ng boto o makuha yung loob ng mga Pilipino sapagkat meron siyang kandidato. Ang kanyang kandidato pagka-presidente ay si Senator Bongo at saka syempre ang kanyang anak. Although hindi sila magka-partner pero syempre matimbang ang dugo, di ba? Anak yun eh. So yun ang kanyang kandidato. So ngayon iniisip nila baka ito palabas lang. Kasi ang bansa na tinutukoy ko mga kaupak at ang bansa natin ay magkaibigan sila. So pwede drama lang o disguise lang. So ngayon mga kaupak, hindi yun. Wala akong pakialam kung drama man nila yun o disguise. Ang para sa akin, tumapak sila sa soberenya ng Pilipinas, yun ay bawal sa batas. Ngayon kung pwede natin, alam mo mga kaupak, kung ako lang, ang isang
nandoon, sakay ng BRP, yung pandagat natin na malaki, sakyang pandagat natin. Tapos nandoon yung mga boat o maliliit na sasakyan ng kabilang bansa, no? Ang sarap hulugan ng dilamita eh. Joke. Joke lang. Huwag yun. So must be diplomat or sabi nga nila dyan, follow the rules of law. Kasi mainit ang ulo ko eh. Pinapalabas pa nila na tayo ang may kasalanan. Eh sila nga yung tumatapak sa karagatan natin o kaya tumatapak sa tinatawag natin exclusive zone o 200 miles nautical na i-declare ng batas na exclusive zone ng Pilipinas o exclusive economic zone ng Pilipinas. Tapos sila, kung nandoon sila, bawal pa rin yun sapagkat sa batas ng arbitration, hindi ka pwede tumapak nang walang pahintulot sa exclusive zone o bansa, leader ng bansa na pinupuntahan mo. So sila, malaya silang nakakatapak. Hindi dapat ganun, mga kaupak. So ngayon, mga kaupak, move na tayo, ano? So maliwanag na move na tayo doon, ano? Pinag-uusapan din ngayon ang mga blind item ni Presidente tungkol sa isang presidential candidate nga naggumagamit umano ng bawal na gamot. So mga kaupak, lahat sila, ano? Siyempre, pasikat sila, mga kandidato eh. Lahat sila nagbigay ng taste o results. Pero mga kaupak, alam mo, ang iyong host, ako, ay hindi naman ako magaling, ano? Hindi ako perfecto. At saka, alam mo mga kaupak, yung mga results na yan, kapag may pera ka, pero hindi lahat na pagkakataon, ano, nababago yan. Kaya hindi ako ano doon eh. Maganda yung isang presidential na sinasabi random o kaya biglaan o kaya independent o hindi gagawin yung result natin dito sa bansa natin. Pwede siguro sa ibang bansa, no? Pero alam ko mas magaling sila. So, ako kasi hindi ako kumbinsido sa mga results na sinasabit nila. Kasi mga kaupak, pwede mabago yan. Alam mo naman, ano? Ito hindi naman sinasabi ko sa lahat ng pagkakataon. Pero most, kapag may pera ka, pwede mo mabago ang resulta o ang desisyon. So mga kaupak, alam nyo na kung anong ibig ko sabihin. So hindi ako kumbinsido sa mga results na sinasabit nila na negative, kung ano ba yan and everything. Kasi mga kaupak, iba yun. Hindi ako kumbinsido doon. So ngayon mga kaupak, mubo na tayo, ano? Ito, si Mayor Sara Duterte, ano? Ito sinabi ko na rin sa akong vlog, ano? Si Sara Duterte, si Mayor Sara, ay talaga naman, mga kaupak, nanawagan siya sa isang motorcade dyan sa Mindanao na proteksyonan ang kandidatura o si BBM ng mga kanyang mga supporters. Tama naman yun, no? Na proteksyonan mo kung sino yung alam mong tama. Pero teka lang, Ma'am Sara, o Ma'am Mayor Sara, teka lang. Hindi ba dapat unahin mo sabihan ng iyong ama na siya ang nagpapakalat o siya ang nagbibigay ng clue? Mga kaupak, talaga naman. Kung mapapanood mo yung interview kay Courtesy, kay Banat Bay, ang aking isa sa mga pinapalo, kung mapapanood nyo ang interview ni Presidente kay Banat Bay, magugulat ka. Masasabi mo, ikaw ba talaga yan, Presidente? Kasi iba yung mga upak niya. Ay, iba yung mga padinig niya sa tinutukoy niyang presidential ball. So mga kaupak, yun ay dapat maintindihan ng tao na ang politiko talaga naman hindi lang matalino, hindi lang matapang, dapat magaling din mambola. Kasi ako magtinap yung pinagsasabi ni proteksyonan. Pero bakit tayo?
bakit ang taong bayan ang sasabihan niya? Sabihan niya yung nagbibigay ng mga clue. Sabihan niya, alam ko, alam ninyo, alam ko kung sino yung tinutukoy ng ating presidente. So alam, actually alam din yan ni Ma'am Sara. So mga kaupak, ay talaga naman, umaarangkada ang mga kasinungalingan sa social media. Kaya mahalaga na magmatsyag kung ano talaga ang tama. So mga kaupak, alam mo, itong mainit din na pinag-uusapan tungkol sa disqualification case ni BBM. Naku, mukha ata ang bagal ng Kumilik. Ano? Dapat magdesisyon na ang Kumilik sa lalong madaling panahon. Sapagkat, mga kaupak, actually, ang Kumilik, nagbigay na sila ng ultimatum na 5 days, pero ang respondent o si BBM ay hindi naka-respondent. Naghumingi pa siya ng another 5 days. So, di ba? Alam mo na, kung ikaw ay wala kang tinatago at sa loob mo ay tunay, bakit mo kailangan magkaroon pa ng another extension? O bakit hindi ka makasagot? O, di ba? Siguro, adami na naman ito magagalit sa akin. Ng mga shoutout na lang sa inyo, sa mga BBM. So, ngayon mga kaupak, iilan sa social media na nag-aaway o kaya iilan sa hindi pagkakaintindihan ang DDS at saka BBM dahil nga sa pahayag ng ating Pangulo. So, medyo nag-aano sila, no? Nagkakarambula sila. Pero, wala tayo pakialam doon. Ang sa atin eh, yung doon tayo sa tama at doon tayo sa makakatulong at makakapagpaunlad sa ating bansa. Kaya ngayon mga kaupak, ayaw naman natin sabihin na hindi natin binibigyan ng job process si BBM. Ano? Sige. Pero kung alam mo mga kaupak, kung ordinaryong tao yan, pag sinabi sa'yo yun ang final, 5 days, yun ang final. Pero siyempre malaking tao si BBM. Ano? Binigyan siya ng Kumilik ng pagkakataon ng another 5 days para sagutin ang isinampa sa kanya na disqualification case ng mga grupo. O mga kaupak, isipin mo na lang sa sarili mo. Isipin mo na lang mag-research kayo. O kailangan, ano ba talaga? Bakit kailangan may mga ganyan ang isang kandidato? Wala na bang iba? Hindi ba ang pinag-uusapan dyan ay best of the best? Pinakamalinis, walang bahid na korupsyon? O, hindi naman lahat perfecto. Pero bakit mo pipiliin ang isang taong, sabi nga ni Presidente, may bagahe. Oh, hanggang sa muli mga kaupak. This is Renz Elcano. Sa mga tao Saba, I love you all. Shout out sa inyo. Sa mga BBM at saka DDS, walang personalan. Vlog lang. Bye.